Nasa linyang telepono si Ma'am Annie Mae Alcuetas, anak ng nanay na hinampas po ng pala. Ma'am Annie Mae, magandang umaga po. Oh, hello po. Anong nangyari po doon sa video, ma'am? Ano po, hinampas po niya ng pala yung nanay ko. At bakit po nangyari yon, madam? Nag-away po sila doon. Ano pong pinag-awayan? Okay nila mag-asawa. Teka muna, di ba yung nahampas po, yung nada nyo, yan yung biyanan. Biyanan nitong si Jeric. Si Jeric yung nahampas. Opo. Opo. So si Jeric at yung misis niya nag-aaway. Opo. Eh bakit nadamay si nanay nyo, si Biyanan? Kasi po, si nanay po kasi, nag-ano din sa kanila, nag-away-away na rin daw sila doon sa bahay. Ah, nakisama parang, rin? Oo, parang nakisama, diba? Kasi dito sila sa bahay nakatira. Etong si Jeric at saka yung misis niya, doon sa bahay. Doon sa bahay ng magulang ko po nakatira. Okay. So nag-aaway sila, itong siyempre, natural, siya ay may-ari ng bahay, itong si Biyanan, makikialam at awatin sila. Opo. Ganun po nangyari. So pag-awat, hinampas niya ito ng pala. Opo. Madalas, nakatalikod po ng sinanay, tapos bigla pong hinampas sinanay. Nakatalikod at hinampas ng pala? Opo, sabi sa akin ni nanay, kasi nag-ano siya ng cellphone, nag-charge. Pagtingin daw ni nanay, may pala na daw, nakabulagta na daw siya, di na daw niya alam yung ginawa sa kanya kasi nakatalikod siya. Ano bang pinag-awayan ni Jeric at nung kanya misis? Hindi ko rin po alam kung ano pinag-awayan nila doon. May trabaho ba itong si Jeric? Wala po. Sideline lang ng construction. Kumusta naman po si nanay? Okay na. Opo, nandun na po siya sa bahay pero kailangan daw po siya i-CT scan, sabi ng doktor. Simalaki yung sugat niya sa ulo. Sige po, tutulong po ako kay nanay sa pagpapa-CT scan. Tutulungan ko po. Nanay Josephine. Hello po. Okay. Opo ko, Mr. Rap. Opo, okay na po kayo. Okay na po kayo, nay. Ito po, ako kasi kailangan ko pa-CT scan. Kita ko na pa-CT scan, sabi ng doktor, kailangan ko na pa-CT scan. Sige, nay. Ako na po magpapa-CT scan sa inyo. Saan po kayo pinalo, nay? Sa ulo po, yung pala po. Bakit po kayo dinamay ni Jeric? Although sinabi na po ng anak nyo na dahil nag-aaway sila at umaawat ka lamang, bakit po kayo pinalo at ano bang pinagawain ni Jeric at nung kanyang misis? Dahil daw po sa bunganga ko. Sir, kasi yung ano to, yung manugang ko talaga, hindi talaga nagpapatalo. Umasagot po to. Umasagot ano po sa akin. Dalawang beses na po to nangyari sa akin, sir. Yung una, sinakal ako. Sinuntok ako sa ulo. Ngayon talaga, palo na po eh. Ang inaano ko, baka hindi lang to ang mantong sa akin, baka sinod, ano na, kutsilyo. And naipakulong na lang natin. Okay ba sa'yo? Yun nga ang gusto ko, kasi nakuusap yung nanay. Sabi yung nanay, huwag ko daw ipakulong, huwag daw ako magpahakla. Kasi nga daw, magkakaroon daw ng record, hindi na daw makakapagtrabaho, paano na daw yung anak ko. Tapos bukod pa doon, hindi daw sila magagasto sa akin kung ipakulong ko yung manugang ko. Nay, ganun-ganun na lang ba? Kayo, sabi mo, kayo po ay sinakal na. Tapos, ano pa po yung ginawa sa inyo? Sinakal, sinuntok yung una naming pag-aaway. Sinakal. Sumasagot po talaga itong manugang ko. Sinuntok, pinalo. Ma'am, kung ako sa inyo, kasuhan nyo na lang po ito para madala. Yun nga po, sir, kasi yun din ang sabi ng mga kapatid ko na ipakulong ko daw. Pero yung anak ko, pinagtatanggol pa po niya. Ma'am, nasa inyo po yun. Call nyo po ito kasi kayo naman pong nasaktan. Hindi naman po yung anak nyo at hindi naman po yung inyo pong balay ang nasaktan. Kayo po mismo. So, ano pong call nyo rito? Sir, ituloy ko po yung kaso, sir. Sige po, tutulungan ko po kayo. Nasaan na po itong si Jeric? Si Jeric po. At po, hindi ko po alam kung saan nagpunta. Si nanay, bilang mother at nakisuklob kayo, dapat mag-behave kayong dalawang. Sila po, Anjanette, sila po ang nakisuklob sa amin, sila ang itirang po. Kaya nga po, dapat mag-behave sila. Dapat kayo po magsiset ng house rules. Pero kadalasan ay, ano bang pinag-aawayan nilang dalawa? Usually. Tungkol po sa yung financial, yung kulang sa pagkain, yung asawa ng anak ko. Financial at pagkain? Oo, hindi nagtatagal po sa trabaho. Hindi tumatagal sa trabaho dahil? Hindi ko po alam kung dahil dahilan. Sabi, may magnat. Nung November, pumunta po sila dito. Ngayon, sabi ko naman, sige, kung dito lang naman kayo, papasok ako sa
Okay, nandiyan si Anjanette? Okay. Wala pa po. So ang pinapalusot palagi nitong si Jeric ay may lagnat at kung ano-ano pa, kaya... Hindi tumatagal sa trabaho. Sige po, Nay, ganito na lang. Wala na tayong oras. Tutulungan po namin kayo, Nay, na makapagsampan ng kaso at ipagagamot kita CT scan. Saan ho ba yung CT scan niyan? Sa ospital? Ang sabi ganon sa akin, sa Naris Hospital. Kasi wala silang CT scan. Saan ho ba kayo ngayon, Nay? Nandito pa ako ngayon sa bahay namin kasi ina-uwi muna. Saan lugar ho kayo, ma'am? Saan kayo, siyudad o probinsya? Muntalban Rizal po. Rizal, sige, Nay. Sige, Nay. Susunduin po kayo ng aming reporter para kayo po ipagamot namin, ipa-CT scan namin. Okay? Dito po kami sa may erotic meeting sa suburban, sa likod po ng Iglesia ni Cristo. Sige po. Huwag niyo po ibabaw ang telepono, Nay. Nay, sasaloy po kayo ng isang reporter namin. Huwag niyo ibabaw ang telepono. Salamat po, Nay. Ha? Magandang umaga po. 18.2 million na po kami stronger. Maraming salamat po. To God be the glory. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po muli, and kung nagtataka po kayo kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications sa videos, make sure nyo po na pindutin nyo po yung bell button, select nyo po yung all para lagi po kayong updated and hindi nyo po nami-miss, syempre, yung mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action. Dahil araw-araw po, walang mintis ang pag-upload ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel.